Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Geely M Grand Premium. R.I.T. Riding in Tandem. Ano, ready ka na? Prati naman eh. Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter inline-4 16-valve double overhead cam with DCVVT gasoline engine. May maximum power ito na 102 horsepower at 5,600 RPM at may maximum torque naman na 142 Nm at 4,400 to 4,800 RPM. Ang transmission nito ay CVT with 8-speed Tiptronic manual mode. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Subcompact car na stylish, premium ang looks at elegant ang vibe. Yan ang Geely M Grand! Wow! Sa unahan, combination of sharp and gentle curves ang ginamit. Kitang-kita dito sa hood papunta sa grill. Meron din siyang umbok sa gitna, kaya meron din siyang muscular feel. Oo, may lakas to kahit pasosyal ang itsura. Naka-LED projector ang headlights at LED rin ang daytime running lights na nagiging signal lights. Type na type ko rin yung grill kasi para siyang corona ng beauty queen. Meron siyang chrome margins at meron ding vertical chrome lines. Tamang-tama lang din yung manipis na chrome accent sa chin at sa sides. Hindi lang halata, pero ito kasi yung nagbibigay ng dagdag na kinang sa sasakyan. Subtle pero malakas ang dating. Sa side, unahin na natin yung 17-inch two-toned alloy rims. Winner agad, di ba? At wag ka stock yarn. Napakatalim ng character line. From taillights to headlights yan. Meron ding chrome garnish dito sa ilalim ng mga bintana na in-extend nila sa unahan, pinataba at inangat pa sa dulo. Body color ang side mirrors na may signal light at body color din ang door handles. Dito sa likod, ang lakas ng dating ng taillights. Reminiscent siya dun sa Galant Ray-Ban noong 90s. Pero syempre, improved na to dahil meron tong LED strip sa loob. Dito sa variant na to, meron ding LED dito sa gitna na nagdudugtong magkabila. Wala rin kayong makikitang antena dito dahil incorporated na siya sa salamin. May third brake light, may reverse camera, merong rear fog lamps, may rear parking sensors, at meron ding reflectors. Meron din siyang chrome strip sa ilalim at matte ang diffuser. Nag-i-enjoy ba kayo sa mga video ng RIT? Support our channel! Please like and subscribe! Excited na kayong makita loob, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna itong susi. Ito ang susi ng Geely M Grand. Black plastic, merong mga chrome sa gilid, merong lock button, pangbukas ng trunk, unlock at remote start. Ang physical key naman niya nandito sa ilalim. Para sa price list, specifications at loan calculator, punta lang kayo sa website namin, rit-ridingintandem.com. O, eto na! Grabe, napanganga ka, no? Sa mga subcompact cars talaga, ang hirap pantayan ng ganda ng interior nito. Promise! Ang adjustment ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan naman, 6-way electronic adjustable seats. Ang space ko sa tuhod, 1 fist, saktong-sakto. Ang headroom ko naman, 4 daliri yung space. So, kasyang-kasya ako. Check naman natin yung second row seats. No problem ang 5'8 ko na height at malapad na katawan sa likod. Kasyang-kasya ako dito. Ang space ko sa tuhod, 1 fist. Ang space ko naman sa headroom, 5 daliri pa. Pwedeng-pwede. Check naman natin yung trunk.
Ang galing, no? Basta dala mo yung susi, automatic na magbubukas yung trunk. At isa pa, napakaluwag talaga dito. As in, parang pang dalawang linggo nga naming mag-anak, asya dito eh. Pero para mas matansya nyo, i-G-test na rin natin. Pag kulang ka naman sa space, no problem pa rin dito. Kahit sedan to, 60-40 folding seats pa rin yung second row. Kaya maraming marami ka pang space na magagamit. It's kalikot time! Unahin na natin sa ibabaw, meron siyang sunroof. At ang maganda dito, yung takip niya matigas at makapal. Kaya talagang walang init. Meron siyang ilaw sa unahan na white na LED. Parehong visors may salamin. Ang rearview mirror, merong night and day switch. Ang sidings, grabe, sobrang daming nangyari dito. Unang-una yung materyales. Sa bandang ibabaw niya, hindi to hard plastic. Soft touch plastic yan. Tapos merong mga silver accents. Merong part na leather na merong white stitchings. Sa baba nito, merong suede feeling material na kulay blue. Ang sarap sa pakiramdam, ang lambot. Gustong-gusto ko rin yung placement dito ng speaker kasi medyo nakataas siya. So, mas maganda yung tunog plus malaki yung bottle holder mo at compartment sa ilalim. Ang manibela naman, chunky-chunky, ang sarap hawakan, malambot at pag kin-cross-section mo siya, hindi siya bilog, oval siya. Dagdag kaalaman, ang cross-section yun yung hinati sa gitna tapos tinignan mong diretso. Flat bottom din to, merong silver accent sa ilalim, may mga piano black finish sa left and right side. Sa left side, nandun yung pindutan para sa cruise control, at sa right side naman, controls para sa infotainment system. Mapapawaw ka rin sa instrument cluster nito. 12.3-inch to na digital cluster, ang ganda, as in high-tech na high-tech ang itsura. Nasa left side, meron siyang tachometer, sa right side, speedometer, at sa bandang gitna, ito yung pinaka-importante. Hindi ka naaalis ng bahay na hindi mo alam ang tire pressure mo kasi meron siyang tire pressure monitoring system na sa gitnang-gitna talaga ng screen. Sa may kaliwang tuhod, merong compartment. Sa ibabaw nito, ang adjustan ng headlight level at bukasan ng trunk. Ang dashboard naman, siguro naman nakita niyo yung video kanina, talaga namang mapapawaw ka. Pero sige, himayin natin ngayon. Sa bandang ibabaw nito, merong blue na soft touch material. Sa bandang baba nito, merong mga silver accents, piano black finish, at saka may chrome accents din. Ang aircon nito, ang mga pindutan, parang piano keys. At sa ilalim nito, meron pang white na leather. O, diba? Ang ganda-ganda talaga. Ang infotainment system naman, 8 inches to. Meron siyang Bluetooth, meron siyang USB, at meron din siyang screen mirroring via easy connection. Meron din ditong dalawang open compartment. Merong maliit sa ibabaw at saka merong mas malaki sa ilalim. Meron din ditong USB at power supply. Ang center console, ang ganda rin tingnan kasi meron siyang kakaibang silver na pattern. Ang shifter, napakalapad. Saktong-sakto sa kamay ko. Ang pindutan niya nasa bandang unahan. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, at manual mode. Electronic ang parking brake. Meron din tong auto hold function. May dalawang cup holders at ang center armrest suede-like material din. At pag binuksan mo, malaki ang space sa loob. Sa gilid ng center console, meron din tong sabitan para sa inyong mga plastic o malilit na bag, pwede rin. Ang glove compartment naman, dipindot ang bukasan at hindi basta-bastang nahuhulog. Slow motion. Napaka-komportable rin ang mga upuan. Saktong-sakto dito yung bilbil ko. Nakaakap siya pero hindi masikip. Iba-ibang materyales din yung ginamit dito. Merong leather, merong butas-butas na leather, at meron din ng blue na suede-like material. Dito sa second row seats, merong dome lights, magkabilang side merong hawakan, sabitan, seat back pockets, bottle holders, at compartment. Sa center console, meron siyang dalawang aircon vents, isang USB, at maliit na lalagyanan. Ang upuan naman, merong tatlong seat belt, tatlong headrest na naa-adjust, at meron ding ISOFIX tethers. Dito sa trunk, merong ilaw sa ibabaw. Sa ilalim naman, donut ang spare tire at merong lalagyan ng tool sa gitna. Ang Geely M Grand Premium ay nagkakahalaga ng 908,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Geely Imus Cavite sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan.
Good Geely Day po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na pumunta sa aming dealership, Geely Imus, beside lang po siya ng SNR, along Aguinaldo Highway lang po. Meron po kami mga discounts and promos na mga hindi nyo pa nakikita sa ibang dealership. Kaya namin ibigay po sa inyo lahat yun. Maraming salamat po. May part 2 pa tong video na to, yung test drive, good and bad at verdict. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O next video na! RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine, RIT, riding in tandem, RIT, riding